Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Si LaMelo Ball ay isa sa mga pinaka-talented young player sa NBA ngayon. Nakatulad lamang ng kanyang kapatid na si Lonzo ay kinakain din nga ng mga injury, partikular na ng mga ankle injury. Sa draft class na may Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Tyrese Maxey, Devin Vassell at iba pang talented guards, si LaMelo nga nag-uwi ng Rookie of the Year Award. Sa kanyang pangalawang season din ay agad siyang naging parte ng All-Star Game at well-deserved niya nga ito. Subalit hindi niya nga maabot ang kanyang full potential dahil sa kanyang mga ankle injuries. Isang player na ganito din noon ay si Stephen Curry. At simula nito ay nagsuot na nga siya ng mga ankle brace bilang protection dito. At plano na ngang gayahin nila Melo Ball si Stephen Curry ayon sa mga reports. At gagamit na din nga siya ng ankle brace sa simula ng susunod na NBA season. From November 6, 2023 hanggang sa January 21, 2024 bago nga siya tamaan ng injury niyan, si LaMelo Ball ay nag-average ng 30.5 points, 6.1 rebounds, and 7.9 assists per game on 48% shooting sa field, 41% sa 3-point line, at 89% naman sa free throws. MVP numbers nga yan mga kaibigan. Konting angat lang nga ng rebounds at assists at malaluga Doncic na ang mga stats na yan. At ginagawa niya nga ito kahit na madalas ay wala siyang off-season dahil nagpapagaling siya sa mga injury. Si LaMelo nga ay naturally talented talaga. Mas angat nga siya kay Edwards sa mga unang taon nito sa NBA. Subalit dahil sa naiiwasan nito mga injury, si Ant-Man nga ay patungo na sa pagiging ang bagong muka ng NBA. Kahit nga si Tyrese Haliburton ay nakakaangat na kay LaMelo Ball sa ngayon, hindi din nakakatulong na si LaMelo ay nasa Charlotte Hornets, isang team na mahigit isang dekada nang walang panalo sa playoffs. In fact, isang beses lang nga sila nakapasok dito in the last 15 or more years at nawalis pa nga sila. Kaya naman hindi na nakakagulat kung umalis din dito si LaMelo Ball. Bukod na lang nga kung maging dynamic duo nga sila ni Brandon Miller. Subalit kung sakaling umalis nga si LaMelo at mukhang babagay siya mga kaibigan sa San Antonio Spurs kasama si Victor Wembanyama. Alam naman natin na si Chris Paul ay magiging rental lang nga at hindi din tatagal sa Spurs. The most nga ay 3 years ang itatagal niya sa team na ito. Kaya naman kapag nasawa na nga si LaMelo na maging talunan sa Hornets, katulad ng iba pang mga young stars sa NBA ngayon, inaasahan na hihingi din siya ng trade sa Hornets kung saan inaasahan na madaming teams ang pipila sa kanya. Subalit kung magkasabay nga halos ang prime ni LaMelo Ball at Victor Wembanyama, tiyak na magiging gabang-abang ito. Perfect match nga ang kanilang style of play. Bawat big man nga na star player ay kailangan ng ka-duo na guard o kaya naman solid perimeter player upang magkampyon. Mukhang maganda nga ang duo na ito lalo na't mas magkalapit nga ang kanilang edad kaysa sa tulad ni Trae Young. Ngunit kung sakali man na gusto itong mangyari ng Spurs ay magiging posible lamang ito via trade at hindi free agency. Dahil under contract pa nga si LaMelo sa Hornets hanggang sa taon na 2029. Sa palagay nyo ba ay makakahabol pa si LaMelo sa mga tulad nila Anthony Edwards at Tyrese Haliburton kapag gumamit na siya ng ankle brace tulad ni Steph Curry? At gusto nyo bang makita ang duo ni LaMelo at ni Victor Wembanyama